pastoral concern I want to address, being the father of the community. We are told some of those who go to the church and attend Sunday Mass, they are members of Masonry. And the church is very clear in its stand against Masonry. The church condemns membership in Masonry. If you're a Mason, you're not allowed to receive communion. Rome has given its decision. The church's stand against Masonry does not change, wherever it may be. Ang narinig ninyo ay si Abbot Savio Sikuan, mga kapatid, sa Transfiguration Benedictine Abbot, Monastery, tungkol sa Freemasonry na nanatili ang panindigan ng simbahang Katoliko. Alam naman natin, ang daming mga politiko at isa na si dating Senador Manny Pacquiao sumali din sa naturang grupo. Dami na mga Katoliko din na sumali. At matapos, sinabi ni Abbot Sikuan, mga kapatid, may mga nag-react na mga Katolikong kaanib sa Freemasonry at inilagay nila sa social media, "I am proud to be a Mason." Tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta? Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago ka lang sa ating channel, inaniyayahan namin kayo na magikayat din sa mga kapatid natin, mga Katoliko, na mag-subaybay. At huwag kalimutang pindutin like, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo at mag-comment, mga kapatid. Noong kasagsagan ng eleksyon ay napaulat na si Senador Manny Pacquiao ay umanib sa Freemasonry. Kaya ito'y nagiging content sa isang vlogger na si Banat Bay na binanata niya ang naturang former senador. Ito. Sumali ka daw sa ano? Dito sa grupo na ito, mga Mason, Mason. Ang sabi ng iba, hindi ko ako, ha, wala ako akong idea dito. Sabi ng iba, ha, sumali ka daw dyan para mas marami ka pang, syempre, sabi nga sa politika, politics is addition. Okay? So lahat ay ayon ang bahagi. At buksan muna natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in His consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Di po natin layunin, nasaktan ang damdamin, lalo na sa ating mga kapatid na mga Katoliko na
umaanib at yumayakap sa grupo ng Freemasonry. Sa akala na ito'y isang fraternity lang at wala naman itong epekto, delikado talaga mga kapatid. Alam niyo, sa karanasan namin bilang nasa Ministry of Liberation, Exorcism and Deliverance, kahit sino pang mga exorcist sa buong mundo ang magsabi, ang pinakamatigas na obstinate spirit na tanggalin sa kumakapit sa possessed ay ang espirito ng demonyo na connected sa grupong ito. Maniwala man kayo o hindi, pero yun ang totoo. Merong mga miyembro ng Masonry, makita naman natin yan sa sasakyan nila. Kaya matapang na pinanindigan ni Abot si Juan ang aral ng simbahang Katoliko para sa kaligtasan ng lahat. May kaibigan ko na negosyante na isang Mason at minsan magka-debate kami sa pamamagitan ng social media. Isa sa kanyang pinagmamalaki, bakit po ba kayong mga Katoliko? Katoliko ito siya. Sabi niya, bakit po ba kayong mga Katoliko? O yung mga pare ninyo, tumatanggap ng offering galing sa mga Mason. Kung excommunicated ang mga Mason, di tatanggap, bakit kayo tumanggap ng offering? Bakit? Pag mag-o-offer ka sa simbahan during offertory, sasabihin ba, itatanong ba, Mason ka ba? O drug lord ka ba? Di po ba? Di naman. Pero ngayon na ito talaga ang panindigan sa lahat ng mga Katoliko na nakarinig nito na umanib, kung di kayo aalis sa naturang agropo, una mga kapatid, maniwala man kayo o hindi, sa Office of Exorcism, hanggang ika-anim na sanlinlahi, grabe talaga ang epekto. Kawawa ang mga apo sa mga ninono na may miyembro ng Freemasonry. Kaya sa aklat ni Father Chad Riffinger na isang exorcist, bawat degree, kung ano na ang degree mo, kailangan talagang i-renounce sa harap ng obispo. At si Manny sa kasagsagan ng eleksyon, malapit ng eleksyon, napaulat na umanib sa Freemasonry, kaya binanatan ito ni Banat Bay na vlogger. Ito. Sumali ka daw sa dito sa grupo na ito, mga Mason. Mason. Ang sabi ng iba, hindi ko ako wala ako akong idea dito. Sabi nung iba, sumali ka daw dyan para mas marami ka pang, syempre, sabi nga sa politika, politics is addition. Okay? So lahat ay gagawin mo. Kung kailangan mong mag-igib, mag-iigib ka. Kung kailangan mong gagawin mo talaga. Kahit na baluktot sa prinsipyo mo. Sir, alam naman po natin ng Mason . Alam naman natin kung anong meron dyan. Sa katunayan, okay, i-google ninyo ang history ng Mason. Even Protestant are against it. Bakit? May iba hong paniniwala ang Mason. Even Catholic Church itself is against Mason pag ginugil nyo yan. Okay? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ayan o'y ayon sa pagtiningnan nyo. I-research nyo, kayo mag-research mismo. At hindi nagbago ang panindigan ng simbahang Katoliko. Alam namin, alam ko na merong mga pare din na sekretong umaanib sa Freemasonry. Merong 32nd degree Freemasonry na nag-surrender sa amin mga kapatid at nag-renounce, kung saan isiniwalat niya ang kakilala niyang pare mismo ng simbahang Katoliko na umanib sa Freemasonry.
Nako, Father, parang di mo, o kaya tulog ka sa seminaryo tungkol sa talakayang ito. Sabi ni former CBCP President Socrates Villegas, dahil yon ang sinabi ni Abbot Asavio na nagpetisyon ang Freemasonry sa Pilipinas, na sinabing iba mang kami na grupo ng Mason, sa Mason noon na mariing ipinagbabawal ng simbahang Katoliko. Kaya sumulat sila kay Archbishop Socrates Villegas, at ang naturang sulat din nagtanong sa Congregation of Doctrine and Faith. At ano ang sagot ng naturang congregation? Ito ang nauna nang ipinahayag ni former CBCP President Archbishop Socrates Villegas. And they were asking us to revisit and reconsider the position of the Catholic Church with regard to Masonry. So in order to complete the process, I asked them to write me. And after receiving their letter, I made a letter addressed to the Holy See, asking them what should be our position as bishops in the Philippines. And in the last meeting of the bishops just last week, we received a letter from the prefect for the Congregation of the Doctrine of Faith. Number one, it is as fresh as 2 weeks ago. Number one, the position of the Catholic Church with regards to lay Catholics joining Masonry remains the same. Therefore, they are living in a situation of grave sin by joining and remaining to be members of a Masonic organization. Second, the right to change this position belongs to the Holy See, and no individual bishop can change the position of the Holy See with regard to lay Catholics who join Masonic organizations. Three, it is clearly said in the letter that the teachings of the Catholic Church, based on the divine revelation and the Church's tradition and the philosophy contained in the handbook of Masons, are disconsonant. In other words, the philosophy of life of the Masonic organizations are disconsonant, if not directly contrary to divine revelation. And therefore, lay Catholics are forbidden from joining Masonic organizations. Sa nag-comment na ano po bang posisyon ng simbahang Katoliko tungkol sa Freemasonry, iyon, nasagot na ni Archbishop Socrates Villegas. Sabi ni Shimbot, sabi nga ni Father Lampert, exorcist priest, isa sa pinakamahirap i-exorcise ang isang Mason kasi mataas na fallen angel ang sa kanila. Totoo yun, mga kapatid. Lalo na kung kayo talaga'y katoliko at umanib kayo nito. Meron kaming kaso, isang doktor, umanib siya sa naturang grupo, Freemasonry. Pero, iniwanan niya ang naturang grupo. Walang proper renouncement.
dahil sumali siya sa Knights of Columbus. Yung Knights of Columbus, yun po ang counterpart ng simbahang Katoliko sa grupo ng Freemasonry. So, sumali siya sa grupo ng Freemasonry, pero umabot sa punto na nasa mataas na level na siya, iniwanan niya. At yumakap siya sa grupo ng religious group ng Knights of Columbus na walang proper renouncement. Ano nangyari? Dalawa sa kaniyang apo, grabe ang pagdurusa, mga kapatid. Grabe talaga. Kaya para ito, para sa kapakanan ng lahat, no? Kung para sa inyo, di kayo maniniwala, sa mga di maniniwala, inanyayahan ko kayo. Pwede kayong mag-attend sa Office of Exorcism, no? Para makita ninyo ano talaga. Yun, mga kapatid, si Aman Cardines, hi bro Wendell, good evening po diyan sa inyo. Tanong ko lang, naalala ko lang po, 3,000 Holy Rosary once a year lang po ginawa. Ang pagro-rosary, hindi po once a year, kapatid, no? Kung maari, every night together with the family, ang simbahan natin ay nagbigay ng plenary indulgence. Of course, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Okay, yon ang malinaw na panindigan ng simbahan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.